Welcome sa Bodega TV Channel kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay o pamapadali ang ating mga trabaho sa gawaing bahay o kung saan man yan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell para naman lagi kang updated sa aming mga susunod pang video. Pindut mo na rin yung like button para naman ma-inspire pa kami gumawa ng mga video kagaya nito. Ang topic natin ngayon ay usapang lagare. Kuya Ray, meron ako dyan lagare. Di ba marami tayong klaseng lagare? Marami. Marami. Unang-una, ang lagaring jigsaw, reciprocating saw, circular saw, at bandsaw. Alam nyo ba mga kabudega na ang mga lagare ay depende kung saan mo ito gagamitin? Meron ka halimbawa? Ito, example ko. Manual. Meron tayo ditong manual na lagare. Ito yung hand tools natin. So, Kuya Ray. Old school. Tawagin. So, Kuya Ray. Ano ang pinakamabilis na lagare kapalit ng hand tools na ito? Sa lagare, sabi ko nga kanina, marami tayong klaseng lagare. Ano depende kung natin? Anong klaseng lagare ang puputulin na ang gagamitan natin. Kung gagamitan natin, plywood, plyboard. Unang-una na dyan ang jigsaw. Po yung jigsaw natin. So, ang jigsaw natin, usually ginagamit po natin to for plywoods. Sa mga gumagawa po ng speaker, yan ginagamit po nila. Kasi po, ang jigsaw is round cut. Pwede po siyang round cut, hindi. Pwede rin po siyang straight cut. So, yun po ang gamit ng jigsaw natin. So, mga kabodega, alam nyo ba ang jigsaw ay gumagamit rin ito ng reciprocating blade? Ang purpose ng jigsaw ay para mag-cut ng mga irregular curve or mga pakurbang lagare katulad ng mga gumagawa ng speaker, ng mga nag-design ng mga cabinet. Ito ang ginagamit, ang jigsaw. So, kagaya nga ng unang napag-usapan natin kanina, iba't iba ang klase ng lagare. Kumbaga, kung ano yung gagawin mo, may lagare na para sa iyo. Para dyan. So, ito, unahin lang po natin ang jigsaw. Pero marami po pong susunod about po sa lagare. Meron po tayo. Baka hindi po ang aming part 2. Bandsaw and the recipro. So, unahin natin si jigsaw. Si jigsaw, ito po, meron pong electric at cordless. So, ito pong hawak natin is electric. So, lagi po nating tatandaan, check po muna natin yung voltage. Kung ilang volts po siya. Dapat po lagi po 220, pagka po ito ay 110, masisira po ang jigsaw natin. So, unahin ko na po dito. The jigsaw po, 220 volts. Yan po, meron po siyang speed. Na 1 to 6. Ang speed ay ginagamit upang para sa mga detail work na ginagawa ng mga woodcrafter, di ba? Yes. Partner. Tapos, ang jigsaw ay versatile. Ito yung ibig sabihin ay madaling gamitin. So, friendly siyang gamitin. Mas madali siyang gamitin kung ikukumpara sa ibang klase ng lagare na di makina. Yan po. So, meron siyang, ulitin ko ulit, meron siyang speed control. Variable. Variable speed. Ayan, pinakamaganda. Pendulum action. Yan po. Alam nyo ba mga kabodega, ang pendulum action ay ito ang pinaka mabilis o magpapadali ng iyong pagkat. Hindi mo na siya itutulak. Kumbaga, hahayaan mo na lang siyang bumalaw. Aalalayan mo na lang para mas mabilis kang makapag-cutting. Kumbaga po sa barena, ito po yung tinatawag nating may hammer. Yan po siya. Yan. Kumbaga po sa barena, meron na siyang hammer. Hindi lang po siya pang-cut. Ito po yung regular na cut, isa zero. Ito po, pag nilagay po natin dito, yan po yung, kumbaga sa barena po, may hammer. Yan po yan. So, pwede rin po siyang 45 degrees. Adjust lang po natin yung kanyang... Mga angle-angle. Yan po. 45, 30 degrees. Yan po, meron po. Meron din po siya. Yung blade, partner. Anong klaseng blade? Partner, ang blade niyan ay clip-type blade. Or, pwede natin sabihin
T-type. T-type. Apo, T-type blade. Meron kasi tayong dalawang klase ng blade. Isang clip type at isang quick release type. Tama, partner? Tama pa. So, sa paggamit ng jigsaw, pag bumili ka nito, meron nang kasama tong ang tawag doon sa likod, vacuum dust collector. Dust collector. Meron na po siyang dust collector. Kung ayaw mo nang mahalikabok mga kabudega, itong nilalagay natin. Meron din po siya. Meron din siyang angular. Ito para pantay ang iyong pagka-cut. Kung pahaba ang cut mo, ito ang pinaka-guide mo. No? So, kung pabilog naman, so, the best ang jigsaw sa mga curving talaga. Sa mga detail work, katulad ng mga speaker cabinet, katulad ng sinabi ko kanina. So, hindi ka mahihirapang maglagari gamit ito. Yan po. Hindi po natin pwedeng ipanlagari ito pagka po circle ang lalagarin natin. Tama. Ito po dapat talaga. So, ano pa hinihintay nyo mga kabodega? Mag-avail na kayo. Saan ba available ang mga items sa ating mga deso? Triasis Marketing, located at 132 MacArthur Highway, Dalagdalan, Valenzuela. Bago ang lahat, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell para naman updated ka sa mga bago pa nating mga videos. At pindutin mo na yung like button para naman ma-inspire kami sa paggawa pa ng mga ganitong video. So, maglalagay kami ng links sa comment box or comment section para sa availability ng ating mga items. Di ba, partner? Yes, partner. Tapos, mag-comment na rin po kayo kung ano po yung gusto nyo pong next na naso na gusto nyo makita ulit na matesting natin. Like and share, mga kabodega. Reciprocating. So, huwag nyo rin po kalimutan Triasis Marketing po, magla-live po kami every Wednesday and Saturday po. May live selling po tayo. Sa mga Facebook friends po natin dyan, abang-abang lang po tayo ng mga item. So sa Facebook account, iiwan namin ang link sa comment box. So, salamat mga kabodega at see you soon sa susunod namin mga video. Paalam! Bye.